Ikalawang araw ngayon ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Indonesia. At inaasahang matatalakay sa pagbisita niya kay Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane Veloso na hinatula ng bitay sa nasabing bansa. Hindi tuwirang binanggit ni Press Secretary Trixie Angeles na kasama ito sa agenda ng Pangulo, pero alam nilang hindi malayong mangyari na pag-usapan ito ng dalawang lider. Umaasa naman ang mga kaanak ni Mary Jane na tuluyan ng mapapalaya ang convicted OFW dahil sa di umano'y drug trafficking case na isinampa sa kanya. Ating pumakapanayam si Migrante International Spokesperson Joanna Concepcion tungkol dito. Magandang umaga po, Ms. Joanna. Welcome po sa Sakto. Magandang umaga po, Sir Jeff. Opo. Siguro, ma'am, ano po ba muna yung inaasahan po ninyong mangyayari? Siyempre po, ang gusto po natin ay makausap nga po, mapag-usapan yung issue ng pagpapalaya kay Mary Jane. Yes po. Ang mahalaga po no sa pamilya ni Mary Jane, sa amin, mga migrant rights advocate, na ang mahalaga na gawin pong priority at urgent issue yung kaso po ni Mary Jane. Mm-hmm. Alam po natin na labing dalawang taon na po no nakakulong ang ating kapatid sa Indonesia, at matagal na po namin pinapaabot no na siya ay isang biktima ng human trafficking. Gumugulong po ang kanyang legal case no laban sa kanyang traffickers dito po sa Regional Trial Court sa Nueva Ecija. Pero po hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos no, kaya po ang hiling po ng magulang na gumawa po ng ibang paraan ng ating pangulo. Meron po naman po siyang kapangyarihan na humingi ng clemency o pardon doon po sa pangulo po ng Indonesia. Mm-hmm. Ms. Joanna, may nakipag-ugnayan po ba mula sa administrasyong Marcos Jr. Sa pamilya po ni Mary Jane? Wala po, sir. Ilang araw po no bago pumunta si Pangulong Marcos sa Indonesia, ayun po, sinikap po ng pamilya, yung magulang, na sumulat sa kanya at deliver po natin itong sulat sa Department of Migrant Workers. At tinanggap naman po ito ng spokesperson ni Secretary Susan Ople. Pero pagkatapos po, wala naman din po kaming narinig. Nabalitaan lang po namin na natanggap ni Secretary Susan Ople. Pero hinihiling po din sana namin na may regular na komunikasyon sa pamilya. Bagamat na natatawagan naman po ni Mary Jane sina tatay at sinanay mula sa kulungan kung kaya niya po, pero mahalaga po may update po ang DFA doon po sa tinatakbong usapan or bilateral talk po sa bansang Indonesia doon sa kaso ni po ni Mary Jane. Eh kamusta na po ba yung kamusta na po si Mary Jane sa mga pag-uusap po nila ng kanyang magulang? Opo, sabi po ni tatay at ni nanay, maikli lang po ang kanilang pag-uusap at sa panahon na ito, mas nag-aalala pa daw po no si Mary Jane doon sa kalagayan ng kanyang nanay at tatay, dahil tagal na ng panahon na madami ng sakit no si nanay at tatay. Kaya mas yun po, mas nag-aalala pa po si Mary Jane. At siya naman daw po sa Indonesia, siya naman malakas pa din po ang loob niya at meron pa siyang pag-asa no, malakas pa din po ang pag-asa niya na siya ay makakalaya. Kaya aktibo daw po siya, sir Jeff, sa loob ng kulungan sa Indonesia, aktibo po siya sa simbahan doon at tuloy-tuloy po no ang pagdadasal niya. Ms. Joanna, nailipat po siya ng kulungan no itong recently lang po itong panahon ng pandemic. Alam ko na nag-move po siya ng kulungan. Yes po, nailipat po siya sa isang women's facility po. Mm-hmm. Tapos doon po mas okay naman po yung sitwasyon niya doon. Opo, ayon po sa magulang niya, okay naman po siya at may mga activities nga po na nagagawa niya din, kaya masaya po siya. Mm-hmm. Tingin niyo po magiging
ano po yung magiging epekto po kung sakali nga pong mabigyan o mahiling yung clemency at maibigay? Ano pong tingin niyo yung mensahe ang ipaparating kung sakali pong mangyari ito? Well, Sir Jeff, malaking bagay, no? Mm-hmm. Kung hihingi po, mag-apila po ng clemency or pardon o kaya amnesty ang Pangulong Marcos kay President Widodo. Kasi po dito po mas mapapabilis po yung kanyang paglaya. At sa atin po, marami po, no, biktima ng human trafficking sa buong mundo, pati na din dito sa Pilipinas. Ito po ay isang pamamaraan, no? Pamamaraan na dahil matagal po ang matagal umusad yung mga kaso sa korte. Ito po ay isang mekanismo, no, na pwedeng gamitin po ng ating administrasyon para maprotektahan, mabigyan ng hustisya din po yung ating mga kababayang biktima ng human trafficking. Opo. In case hindi naman po tayo humantong sa paghiling nga po ng clemency, ano pa pong pwedeng hakbang ang magawa para po sa paglaya ni Mary Jane po? Sir, yung ano po, pwede pong yung legal fees po, no, na alam po natin noong 2015, pinayagan po ni President, Indonesian President, na i-stay yung execution, no, ni Mary Jane para po makapag testimonya siya, magbigay, mag-participate po siya doon sa legal fees dito sa Pilipinas. Yung recruiters niya, no, humaharap ng kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Yung kanyang recruiter, Mary Jane, nasampahan na po, no, ng guilty charge sa kanyang recruiter for estafa at illegal recruitment, pero hindi pa po natatapos yung kaso laban sa human trafficking. At si Mary Jane po ay isang star witness. Mm-hmm. So isa pong panawagan namin ay sana po maitulak ng mas mabilis na proseso doon po sa pagkuha ng testimonya deposition ni Mary Jane, no, na inaareglo po ng ating gobyerno sa Indonesian government po. Yun po ay maaaring ding makatulong, no, na patunayan sa korte dito sa Pilipinas na siya ay biktima sa batas, no, mapapatunayan, at ito ay ang decision na ito ay pwedeng makatulong din ipakita sa gobyerno ng Indonesia. Yun na po, medyo matagal po talaga yung proseso, no, 12 years. Tama po, sir. Oo. Sige po, huling panawagan na lang po siguro, may baka gusto po ba kayong idagdag na mensahe po para po sa Administrasyong Marcos? Yes po, mahalaga po na sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Nabanggit nga po ni Pangulong Marcos ang kampanya, no, laban sa human trafficking na laganap po sa ating bansa. At ang mahalagang pangangalaga sa karapatan ng ating mga OFWs, mga kababayan nating nagiging biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Yung kaso po ni Mary Jane, sumasalamin na po ito doon sa mga kinakaharap ng araw-araw, no, ng ating mga kababayan na sapilitan pong umaalis ng bansa dahil po hirap na hirap po sila, walang hanap buhay dito sa Pilipinas. Kaya mahalaga po ang kaso ni Mary Jane. Binabantayan po namin kung ano ang mga hakbang ng administrasyon sa kaso ni Mary Jane, dahil dito po namin masusukat po kung yung tunay na pagpapahalaga sa ating mga kababayang OFWs. Thank you very much. Maraming salamat. Thank po you, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Yan po si Ms. Joanna Concepcion, ang tagapagsalita po ng Migrante International.